Bilis mo sabay, eh. Ang sagot namin, alamin nyo po sa pagbabalik ng Talk TV! Hindi mawawala sa usapan ng makeup. Alam mo, Danica, iturmo ko sa kanilang mga baga. Sige, unahin natin yung K-pop. Oh, ayan. Kailangan Prada ang lagyan. Of course. Oh, ito, tingnan mo. Iba't ibang... Esponja. Oh, iba't ibang mga sponge at mga shapes pa yan. Ano ba to? Bawat isang pisngi, isang sponge? Parang ang dami. Hindi ko alam. Totoo. Oh. Oh, mga eyeshadow, puro MAC. Magtawa kayo sa MAC. Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang MAC? Ay, ay ano to? Ba't may glitters? Yung pang project to ng high school. Of course, curlas. O yung curlas. Ito. Face naman. Na kailangan. Kailangan. Thickening. Oh, ano to? For the hair. Spritz. Ito hair gloss para kuminta bang buhok. Ito ang tanong ko, bakit ang daming brush kasi kailangan? Kasi may brush para sa blush on, para sa eyebrow, sa kilay, pang eyeliner. Mm-hmm. Okay, diba? Sa halagang, alam nyo ba na ang Smashbox na brush ay mga 1,000 plus per brush? Sino, Yosef, magkano ginagawa? Ito yun eh, pang retouch pa lang daw to. Yes. Pero, ayan, yung kay Shasha ang ilalabas ko ah. Ayun. Ito ang kanyang makeup kit. Pang retouch lang din to ah. Pang retouch lang din to. Naku, pang retouch. Ito ang kanyang makeup kit. Ini-stroller pa eh. Oh, pambihira. Ibang usapan to eh. Wala. Hinahamon ka, Raya, ng bag. Ang bigat eh. O, yan. Nakalap yan. Yes. Kailangan sabay tayo eh. Oh, sige, oh. Ayan. Lagay natin sa table. Sus! Oh, ano to? Ang daming, ano ba to? Lipstick lang. Lipstick. Mga lipstick. Oh, ito pa. Sangkaterba pa pang lipstick ulit. Mga lip gloss naman to. Yung mga... Ano ba yan? Ito naman for hair care. Lahat nandito po sa loob. Tama ba? Sige, yep. Sige. Or, mukhang mauubusan tayo nung oras pag inisipin natin. Kulang pa yata yung mga ate, ha? Magagalit na. Paano-aluin yan, ha? Dali na maayos. Dali ka rin kasamahan mo kasi mas curious tayo mga babae pagdating sa mga beauty and girly-girly stuff. Iwan ako si Ryan magligpit siya. Mamaya naka-makeup na ako dito. Pick ka dyan. Pero makapula si ano, si Shasha. Talaga bang pang-retouch lang yun? Yung dalawang bag na yun? Actually, pero may naiwan pang isang bag. Meron pa isa. Si Chris, ilan lang ako. Tatlo din ako. Yun ang kanya. Marami rin talaga. Ang dami naman. Nagbago na ako. Bakit? Yun na yun. Konti na lang ang nagbago. Yun na lang. Sa bahay mo, then ka na ngayon. Mo. Pero dati. Pero konti na lang. O ito, after makeup, hair naman. Pop dati kasi ang dalas mong magpalit-palit ng kulay ng buhok. Pero since nagpa-rebonding ka sa Singapore, di ba, yung first time, hindi ka na nagpapakulay, no? Hindi na. Ayoko na rin masyado. Happy ka na sa ganyan? Yung totoo kulay ng buhok, na, diba? Alam mo naman ako, papalit-palit din. For now, I'm happy with it. What about you, Chris and John? I think mga boys gusto ganyan. Okay, I had to change my hair color for the commercial I did for Green Hair. Yeah. Sila nag-request. Ako lang talaga, gusto ko talaga rin ng black na lang kasi mas madaling i-maintain. Diba? So, pero ang dalas mo magpalit sa game ka na ba? Parang every week, iba yung kulay ng buhok mo. Nagsisave lang. Binuking yung sarili. Pero mas gusto ko talaga, if I had my way, I would go back to being no color na. Ako wala. Every week gusto ko iba. Lip ko lang. Di ba, hindi ka man natatakot pa sisira yung hair? Di ba masama daw yung sarili? Di ba naman so far? Sa anit daw masama. No, plus nowadays naman, the chemicals that they use are different. Gentler and marami kang mga pwedeng gamitin, di ba, to keep your hair yung healthy. Mga products na. Yung condition talaga. Ilang oras yung kayang magtagal sa isang parlor para lang sa beauty or vanity? Oh my God, kasi the long time. Ito, 8 hours. Eight? Naku, I remember May 1, Labor Day, dumating ako doon ng 5 o'clock, umuwi ako doon magwa 1 a.m. So what about diet naman? Ayan. Anong diet ang sinusunod ninyo? We never behave diet. Behave na ako. Kaya lang na. Hindi, ikaw talaga. Yeah, it's really mabait. Lately I try to eat 2 meals a day lang talaga. Yeah, tapos at night, either salad lang or mostly protein. I've seen it for myself kasi we were together Saturday night. Mm-hmm. Well, actually, early Sunday morning. Hindi pa siya kumakain the whole day. Nang galing siya sa mall tour, pero hello, chef salad lang talaga ang kinain. Habang ako nag-T-bone steak. Oh.
heavy. And I'm really a meat eater. I really love meat. Yeah. Ako naman, bumalik ako sa dati kong diet, semi-vegetarian, because my cholesterol went up. I really lost weight. Protein, yeah. From all the fish and chicken. So. Aha. Okay, booking na tayo. Ayan na. O, ito. Pabilisan diet to, diet ulit. Hindi, mabilis to. O, ito. Sino sa inyo ang pinakamagastos pag nagsha-shopping? Hindi siya. Ay, Ano ba pinagkakaabalahan yung bilhin? Kasi nakikita ko yung shoes ni Mijaja parate every Sunday. Oh my God, Manolo no, Blanik. Oh my God, Louis Vuitton. Aha, paiba-iba. Malakas siya gumasa sa sapatos talaga. Aha, okay, next. Sino sa inyo ang kapag bumili ng isang item ay marami ang kinukuha? Maramihan. Ako yun. Bakit? Sorry. Pag may gusto ko, gusto ko talaga. All dollars. Kasi maganda na yung tip eh. Ako natural hoarder. O siya hoarder talaga. Oh my God, halataba ako yung kuripot. Wala ka siya ng binibili pa. Top siya. Sorry, yung kapatahimik. Times are hard. Sorry. Hindi kailangan talaga may isang ganun para nakokontrol ka. Kasi kung siya lang ang friend ko, oh my God, I spend as much as her. Pero pag naririnig ko si Pops na nakaka-save siya ng ganito and all, ingit ako, save na rin. Sino ang pinakapihikan sa kulay? Pihikan sa kulay. Ng damit, ng sapatos, ng Malay lahat. Ko si Chris. Hindi, I wear any color except earth. She's the colorful one. And the colorful one. Kami yung mas earth eh. Influence experimenta si Chris. Na-influence ko sila kaya sila mga nagpa-bright sa iyo. Dati nga, usually black lang ako eh. Ito rin. Black ako din. Sino ang bumibili sa sale? Changke. Sino ang bumibili ng sale? Item. Okay, bumibili Changke. Din kami sa Changke. Type ko nga yung sale. Si Chris hindi. Nagpunta na tayo before. Paano yung local brand? Tutuban. Tipong Tutuban, local. Bibili ba kayo doon? Ako okay lang. I don't mind. You know, if I can really just go. Can you name the brand that I like? Okay. Camiseta sits well. Ayan, local. Ano siya, and I like her bench. Yeah. Oh, yung mga yon. I haven't tried bio, pero yung mga nakikita ko maganda. Okay, oh, next. Sino sa inyo ang nag-hoard ng lahat ng natataypan niya sa isang shop or sa mall? Grabing mag-shopping. Hoarder. Ano ba mga bibili mo? Ay, kuripo talaga ako, sorry. Ano ba yung hoard mo siya? Ako lang ang yayaman. Shasha, yes? Pag may gusto ko shampoo. When I go to a shop, I buy like 3 or 4. Oh, ito. Sino ang pinakakuripot sa inyong tatlo? Ako na nga. Oh, okay. Si Pa. I won't play that title. Ang point, times are hard. Although, I do get to enjoy naman. Biyahe ka nga ng biyahe. Ako ang tagal ko nang di bumabiyahe. Siyempre, trabaho kasi yun. Libre naman biyahe mo, diba? Oo, trabaho yun. But, different kasi siguro. Plus, there was a time kasi when I was single lalo na, buy lang ako ng buy. Eh ngayon nare-realize ko, sa sobrang binibili ko, hindi ko naman siya nagagamit lahat. Mm-hmm. Pero ito nagtataka ko, ang lakas nilang gumasto sa damit, sa makeup, lahat binibili. Pero ba't ang kinakain nila ito lang? Dahon niyo. Si Chris, thank you. Sobrang ako, magaling kayong gumawa ng salad. At yun yung paborito niyo. Kaya baka gusto niyo kaming sampulan. Masarap talagang dito salad. Dito tayo sa may bar. Game, go. Marunong naman ako. Dito kayo sa loob. Isitulungan mo ako. Naisip ko lang, Jules, ha? Si Chris bumibili ng 40 kahon ng Kleenex. Ng Kleenex? Oh. 40, nakakamura ka. Eh, ang dami rin mo. Hindi kasi you have to buy it. Parang 10 per Eh, my God, wala ka naman time na pumunta. Somebody hold. Ako na yung mag-care. You're never supposed to chop lettuce. Bakit? Ewan ko na... Si ano, sa mga cooking show, sabi na tear by hand. Tear by hand. It looks nicer. Huh? I don't know. The nutrients. Nagugas ka ba? Nagugas ako. I'm just guessing, ha? Siyempre ako yung pinaka-cook dito sa tatlong to. Do you make your own dressing? O binibili na lang off the shelf? Binibili. Sometimes. Fresh na fresh in my house. Okay. What is it? Caesar pala to? At tinan nyo naman ang calories. Okay, yan. Masarap yan. Isang tablespoon, 50 calories, pero ang fat calories, 45. Nagbibilangan kayo ng calories. Especially the fat. Especially with me now. Di ba ano yun? Ako pa minsan-minsan, okay na yan. Minsan na nga lang ako kumain. 45 calories. Oh, then we add the... Okay. Sige, uhusgahan ko yung salad na dapat i-tear ang dahon. It has nothing to do with the sauce. Mm-hmm. It has something to do with the tearing of the lettuce. Oh, sige, uhusgahan natin yung kanilang salad sa pagbabalik ng Talk TV. Huwag kayong alis. Kaya ka lamang nahalang
dahilan. Kaya pala, sa buhay ko'y darating ka. Dito sa puso ko, ikaw pala. Kaya pala, di baling minsan ako'y nasaktan. Ikaw naman ang matatagpuan, ngayon alam ko na. Kaya pala. Ganda ng kanta. Wow. At ang ganda mo, ah. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Beautiful. Okay, T-Pi. Ang lyrics ay, kaya pala, sa puso ko'y darating ka, kaya pala, ikaw pala. Mm-hmm. Diba? So, sino na ba ngayon, Pop? Sino na sego, eh. Wala nga, sino eh. Ba? Wala pa rin. Wini-wish ko may kaya pala bago matapos ang promo. Yan mo. Para meron talaga ako masabing, kaya pala. Ay, yun ba yan? Totoo. Wait, question ako for Pops and Chris. Kasi, marami daw nagulat nung nag-launch ka ng album. May nag-escort daw sa'yo, si Brad Turbitt. Brad Turbitt ba? Yun. And then, kay Chris naman, na-link sa'yo si Troy na na-link din kay Pops before. So, sila na nga ba ang mga dumating sa buhay niyo? Bakit sa akin, hindi na-link si Troy? Gusto ko siya mali. Si Brad yung model ng Ben Shop. No, actually, kaya lang kami magkasama noon because he helped me in the album. Meron siyang pictures. Ah, tumulong lang pala. Oh. Yun lang yun. Mm-hmm. Ikaw talaga ni? Tumulong lang. Si Chris naman. Oh, ano naman ang score daw? Ako, wala. Kabukha ni Pops yung gusto noon. Hmm? Ikaw, ah, hello! Ipo mo. Sino? Ah, ipo mo yung girl na type niya. So obviously, hindi ako pasok doon. Gusto niya morena. Oh! Ipapik na! Meron tayong mga hearts dito. Ngayon, kung sinong pipili, hindi siya ang sasagot. Ang sasagot yung dalawang katabi niyo. Guys, hindi applicable. Not applicable. Mm-hmm. Okay. Okay. Alam nila? Heart. Kinikilig na puso, di ba? Kailan muling tumibok ang puso? Hindi rin bagay yata yung talong eh. Hindi bagay sa kanya. Parating tumitibok ang puso niya. Ganun daw. Siyempre kasi matagal si Tito Dolby wala na sa States. So siyempre nang bumalik. Uy. Uy, my heart. Kaya na siya bumalik. He arrived last week, di ba? June 9. Okay. Diba? Happy heart. Si Miss Heart. Chris, ikaw. Chris Feb 14, Miss Heart. Ay, dalawa. Paano nyo nalalaman kung broken-hearted siya? Nababasa namin sa diary. Oo, sinusulat niya. Sinitext kanina. At saka nagpapakita siya. So kanino huling nagpapakita siya? Lately, magkasama na naman kami. Paano mawala siya? Happy siya. Ayun. So, ano nangyari?
Sige na. Ano ang nangyari, Chris? Yung katimpa natin. Bakit nagkagano? Bakit? Oo. Bakit? O si Chris na pasagutin natin. Ang mga kwenta nga. Na daw ba na broken? Ito natin pag-usapan. Baka maayos pa. Actually, gusto ko sabihin eh, yung broken na yan. I want to correct. Kasi naman, you can forgive, but you never really forget. Diba, a lot of things. That's why, hindi naman ako bato. May puso naman talaga. Kanyang... Siya na lang uli. Siya na lang pala. Ito na naman. Ay, wala naman yung kalukutan. Talaga naman umiyak eh. Broken heart. Ano ang nagpapaiyak sa puso? Oh, umiiyak naman ang puso. Sino ang nagpapaiyak? Sino at ano ang nagpapaiyak ng puso ni Chris? Siguro si Jaja may gustong sabihin kanina. Sino? Pa, talagang specific sino? Oh, okay. Ayaw niya sabihin. Ano? I-describe niyo na siya. Pwede ko ba ikwento? Gantihan. Pwede ko ba ikwento? Gantihan mo na. Kanina, binuking ka kay Martin. Ikaw na ngayon yung Uy, turn. Hindi ba? Naman booking yun. Sobrang. Oh, yeah. Sino? Describe. Nandang tinatanong, no? Takot ako. Walang takot eh. Hindi tayo lang naman nag-uusap eh. Walang tao. Actually, hindi naman dapat sino, di ba? It's usually sad. It's usually sad kasi yung sitwasyon namin, sad. Kasi diba, sinabi to ni Ryan sa akin, na-hurt ako dati eh. Sabi niya, mahirap kayo ni Chris hanapan ng love life kasi... Akala ng the guys get intimidated. True. Diba, that's so sad. Because you're always at work. Saan ba kayo hahanapin? Work. Saan kayo matatawagan? Kaya nga, after how many years? Quit na ako. Oh, teka, iniba niyo yung usapan. Mabalik tayo. Sino nga? Chris? At bakit? Come on, you've answered this question. Candidly, you have so many times. Basahin niyo lang yung article niya uli. Basahin natin sa Inquirer. Basahin niyo na lang. Okay, bitin ako dun. Ayan, marami pa tayong mga masasayang kwentuhan dito sa pagbalik ng Talk TV. Ang ganda ng song. At we called home. Alamig ng boses. Yes, alamig dito na doon. At ito maaga. Proud of you, friend. Hey, a place called home. You know, one thing that bonds the three of you also is that your moms, yeah. Diba? A
aside from shopping, the makeup, you know, tanggalin na natin yan. It's being mothers. How are you as moms? How would you rate each other as moms? Well, she has girls. And I think iba talaga pag girls. Yeah, we're like sisters. Oh, sila. Mm-hmm. Eh, tayo boys. I have boys. They're very rough. Parang asama. Parang asama ng loob. No, not at all. No, but when you see them and their children, very protective kasi talaga. Why don't, why don't you describe each other's mothering styles? I'll describe Chris first. Aww. Sobrang babait. Super. Talagang super. Never nagagalit. Kahit anong gawin mo sa kanya, gulgulin mo yung hair niya. Balibagin mo yung telepono niya. Si Josh lang di ko pinapagalitan. Sobra. Oo nga, hindi. Patient talaga. One time may sinabi ka, di ba? Josh, stop it. Kung hindi, iiyak ako. Talaga ako, sabi ko, stop it na, please. Ano ba yan? Sino sa inyo na mamalo? Ako dati. Yeah. When they were younger, yeah. They were so cool. I couldn't help it talaga. Pero ang tagal na, matagal na. Namalo ka ba? Kasi I usually talk, paano ko papaluin? Ako yata papaluin. It's every yung hand. Kasi there was a time talagang nagbasag siya. Bad na. And alam ko sinadyang magbasag eh. Tantrums. Ginanong ko ba? Kala mo naman kung anong ginawa ko na. You? Kala mo, nilatigo ko na siya. Sa pero you feel so guilty after. After kamay, tsuk, ganun o. Tapos talagang cry na, ayaw. Hindi naman na spoil si Josh. No, kasi diba Julius, he has ADHD. He has a learning disability. So talagang, I compensate for that. Mm-hmm. And sa akin, any little thing na bagong niya matutunan, I really feel so proud. Mm-hmm. Parang I feel such a blessing already. So parang, mahirap na nga ang buhay for him, hihirapan ko pa ba? Tama. So as much as possible, kung pwede kong dalian ang life for him, why not? Mm. Wow. Okay. Si Pops, may dalang drawings ni Ram. Yeah. Pero hindi lang drawing ang amazing talent ni Ram, eh. Magaling din daw siyang kumanta. So, Pops, nakikita mo ba na someday magiging singer din si Ram? Right now, ang love talaga niya is his art drawing. Yeah. He loves to. And maski na saan mo siya dalin, meron siyang daladalang bag niya. Na meron siyang sketchbook, meron siyang different types of pencils and pens. Uh-huh. So, pag medyo hindi niya type yung conversation, no, alam niya hindi naman siya kasali sa conversation. Boom, that's it. He just picks up his pens. Meron na siyang, he will go to one corner and then he'll start drawing. At siya talagang gumawa niya. Hindi kasi nag-invento ng mga characters. Yeah. Iba-iba yan, actually. Kaling. Do you stick them on your ref? Yung mga drawings? Kasi diba yung actually, they're all naka-file. From ever since he was a little boy. Mm-hmm. Kasi ever since then, mahilig na siya mag-drawing. Pero Japanese. Ano kaya ibig sabihin ng mga Japanese na yan? Hindi ko alam. Anime yata. Anime. Pero tulad nung sabi ni Danica, Ram talaga yung sa performer. When, di ba nung galing tayo sa house nila? Mm. Hanap siya mag-perform. Remember, nahiya pa siya noon, ha? Mahihiyain pa yun, ha? Di ba pinilit ko pa noon? Ayaw niya. Would you encourage your kids? I won't encourage them until I see for myself that their passion is really performing. Pero mo kung mano-mano, kasi in Chris's case, pare ano yan? Chris is a movie pop. Ano ba ito mga to? Ano ba yung Cinderella mo, yung isa ni Chris? Ito, Cinderella, Teletubbies. Ano mo ko? Luma yung mga dinala ko. You know why? Kasi natakot ako baka mawala, masira. And he really gets upset. Uh-huh. There's one na talagang favorite niya. To this day, my God, I'm so tired of it na. Yung Sesame Street's 25th musical celebration. Every night of our lives. Yan ang pampatulog namin. He loves to sing. And just kasi alligator song coming out of my ears. You know that same story about the alligator king with the seven sons? Alligator king. Tapos yung pinaka-love niya, the one who helped him up when he was down. Uh-huh. We have to play that over siguro at least 3 times yung DVD. Gabi-gabi yan? Gabi-gabi. Yun ang pampatulog niya. Kung hindi yun, you know, how sad. Minsan I want to watch the news. Sorry ka. Ayaw. Ay, akin yung TV, wala. So aside from this, ano pa yung mga bonding activities yung magmama? Ay, naku, we eat out a lot. Kasi 105 pounds naman ang anak ko at 7 years old. At 7? Yeah. You saw him, di ba? Yeah, he's really big. Mahilig siya talagang kumain. Tapos ang pambribe dyan, Mama, pray na tayo. Kunyari, after buzz kasi nagsisimba kami. Uh-huh. And halfway pa lang, Mama, eat out na tayo. Hungry na ako. So talagang yun, every Sunday after Mass, we eat out. And then, kailangan mag... He has trouble saying age. So, Mama, mag-agandas na tayo. Agandas na tayo. Okay. Si Jaja naman, like mother, like daughter talaga. Si Kareel, di ba? She recently won as best female artist sa MTV Pilipinas. Tama ba? Best new female.
Martin. Kaya, I'm the best new artist. Proud mom. Proud mom. Masarap kasi yung feeling. Shy siya. Sabi ko, well, why can't be shy and proud? I'm the proud mom. Pero ang tanong dyan, how directly did you influence Karil sa career niya? No. Do you give her motherly tips? Like, oh yeah, breakfast, all the time. Breakfast the before time. Leaving the house. Alam mo, Karil, magandang gawin mo yan, ganyan. Hindi naman, not so much. Kasi mahirap okay. Eh. Does she ask you for tips? Kunyari? Oh yeah, she does. At sa buhok. Parati kong nakikialam. Kumbaga kung ano yung meron ako, meron din siya. Bibili ako ng bagong plancha, meron din siya noon for pero sure. Pero magkaboses sila, and diba? And I just want to tell her to dress funkier so she'll look really? Younger. Really? Really? She's very conservative. Ayaw. Super. Ay, conservative. Ako pala yung pinagsasabihan. Oo. Na mama, you bitch, mama. Balikad. Sabi ko, this is ASAP, this is not Sunday mass. Oh. Ang sagot ko naman, maliktad eh. Okay, thank you. At least now we have an idea kung paano sila as mothers. Pero paano ba talaga sila bilang magkakaibigan? Bakit hanggang ngayon, getting stronger by the day yung kanilang friendship? That's what we're gonna talk about. We'll talk to you in a second. Siyempre, yung pagkakaibigan, di lang yan happy times forever, di ba? Darating yung point na nasusubukan yung friendship mo. So, what situation was that, Chris? Yung talagang nasubukan mo yung friendship ni Pops at yung friendship ni Jaja? Sa kanya, nagalit siya talaga sa akin kasi nagpakataklita ako on air. Alam ko yun. Huwag na natin i-repeat. Sorry naman ako. Ako naman. Natin masyadong ulitin. Sorry naman talaga ako. And then, last year yun, tapos na-forgive niya ako. Paano yun? Gano'n kayo kagali? Siyempre, parang for me naman, when she texted me, I said, just give me time because I just have to, you know, yeah. Mm-hmm. Diba kasi hindi naman instantly na, okay. Ano ba kayo mag-bonding together? Kami? Oo. Oh, yung, paano kayo lumalabas? Kami, we always eat out together. Mm-hmm. Out or church. We pray together. Kami dalawa. Kasi siya Christian na siya. Mamaya, di ba, meron tayong surprise para sa kanila. Pero okay. Meron sila mga gifts sa isa't isa. Ako muna. Oh, ikaw muna, Chris. Okay. Kasi tinanong ako kung ano, if I could write a poem. But I felt na I have all these books about friendship kasi. And I really wanted to give this to both of you. Okay. So first, my dearest Peep, I thank God we hosted PAMAS in 2000. Doon kami nag-bond. Actually, oo. Kasi di ba ang haba ng mga awards night? Kami rin nag-bond kami, then nag-host naman ako. Buti nga, nag-host pala ako. Doon sa Mutya ng San Juan. Uy, thank you kay parang Jinggoy. Kaya tayo nag-bond. That's right. That is, oo. And Josh wasn't even a year old that time. So, ganun na katagal. More than almost 7 years ago. Anyway, Peep, I say muna. Thank God we hosted PAMAS in 2000 that opened the door for a very special friendship. I love you, girl. Eto yung ano kasi, a friend accepts you just as you are. Who you are in your friend's eyes gives you a glimpse of who you are in God's eyes.
As in si Pops eh, marunong siyang tumanggap for who you are. Okay, ito naman yung kaya Shasha. My dear Shashing, they asked me to write you something special to symbolize our friendship. I read this and only you came to mind. Men will come, some may stay, some may go, but a best friend is forever. Oh, si Pops naman meron ding gift sa inyo. Wait a minute. I need to explain, di ba? Because they were saying, parang write something about your friendship. Sabi ko, write. It was in the middle of the night. Sabi ko, I want to do something different. Usually, I show my care and love for people by doing something na merong konting labor. Mm. So even though it was early this morning, I got my little case of all my little abubuts. Your beads. And I made something for them. I love doing those. Ito yung surprise namin sa inyo. Konti tayong video ke. Kasi hindi tayo makakapunta eh. My favorite na yung movie namin. Hindi tayo makakapunta sa video ke. So, dinala namin yung video. Si Chris ang gusto kong marinig kumanta. Si Pops at si Jaja. Viva Records, produced by Pop Art Music. And you'll be going around the different SM malls? Yes! June 29, SM North Edsa, July 6, SM South Mall, July 13, SM Sukat. Well, congrats, Pop! Yeah. Congrats! Woo! Thank you! Kat na hindi pa pala ikaw, kaya pala, and paano ba yon? Beautiful silang lahat. Okay, diba? Kaya pala ito carrier single. On the view ko. Okay, my In My Life live CD is already out. Of course, last year pa pala. Okay. This is under Viva, and this one's under Star. This is a VCD. Wow. Sing along VCD. Oh. And please don't forget, July 6th, I'm going to be at the City Center Arena, Reno, Nevada, with Freestyle. And July 13th at the Grand Olympic Auditorium in L.A. Thank you so much, Tatlo. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you so much. Pwede ba mag-guest next time si Josh at saka ikaw? Oo. Para talaga all-occasion guest. Why not? Okay. Okay, we'll see you again. Dito pa rin sa... Enjoy your weekend, everybody. TV. Bye, guys. Friday at 12:30, am I right? Mm-hmm. And I am here. Yes, this is Straight Talk with Tito Beltran. We just wanted to change the format a little bit. Good afternoon to you, Tito. Good afternoon, Miss Pops. Ano ba ginagawa ko dito? Ako ba dapat ang magtanong sa'yo? Okay. Ako na, masaya ako dahil naimbitahan ako dito. It's actually my honor and I'm really excited about this interview. But first, good afternoon, everybody. I'm Tito Beltran, our guest. Pops Fernandez, our lines are open.
tumawag na kayo, una-unahan lang ito. Okay. Can we cut out that portion? Baka naman kung ano-ano tanong sa akin. Okay, no, but hindi, kasi alam mo, ang daming tinatanong tungkol sa buhay mo, sa karir mo, but I think the first question I'd like to ask is, how do you manage to stay so lively, vibrant, masaya? Oh, yan. Natatawa na kagad. Natatanong pala ko, natatawa ka na. Number one, siguro, because I'm a very optimistic person. Okay. Maski na anong problema bigay mo sa akin, iiyakan ko, oo. Pag-iisipan ko, problemahin ko. Pero at the very end, kung naiyak ko na lahat, parati akong merong positive note at the very end. I always say naman kasi that everything that happens to our lives is for a reason. So for me, it's supposed to make us better. Is this your human nature or is this something that came as a result of all the tragedies that you experienced? Not na hindi naman puro trahedya buhay mo, no? Because half of your life is, you know, there are tragedies in your life and they're very significant tragedies, but at the same time, marami ka rin naman mga dreams come true, marami ka mga fairy tales come true, no? But is it because of your human nature or because of the things that happened? I think it's a little bit of both. It is human nature that I am very optimistic, pero madami rin ako natutunan dun sa mga nangyari rin sa buhay ko. Okay, what single event in your life made such an impact? Alam ko marami, pero yung bagay hanggang ngayon talaga pa rin. Iba-ibang stages ng life ko kasi nung bata ako, syempre, yung nawala yung father ko sa buhay namin. Yeah. That was a big impact in my life. You lost your father twice or three times. I mean, meaning because he ended up in jail for charges that he, you know, that was supposed to be trumped up, and then he was killed in a very controversial incident. But also because of his career, he was an accomplished actor, action star. Ano nga ba yung nickname niya? Lagalag. Si Lagalag, di ba? O yung Lagalag, ginagaya namin yun nung bata kami. Okay, nagkabistuhan na lang edad. Okay. But, actually, nung pagka-artista niya, hindi ko masyadong na-experience yung loss doon. Kasi kapapanganak pa lang sa akin noon. So yung nalaman ko na lang talaga na mawawala siya sa buhay namin nung nakulong na siya, number one. Tapos nung syempre, nawala na talaga siya sa buhay namin talaga. Yeah. Now, when he was arrested, thrown in jail, and this was during a very hard time, magulo ang politika, magulo ang kapulisan noon. How did you deal with it? I mean, paano nila sinabi siya na, Pops, your dad's going to go to jail and stuff? It wasn't explained kasi mga 3 years old pa lang ako noon, 4 years old. Okay. So, parang all of a sudden na lang na iba yung environment, tapos dinadalaw na lang namin siya. But lupa? Yeah. Okay. That side of it hindi masyado na-explain sa akin. Siguro nung lumalaki na ako, tsaka lang na-explain. I think it was harder to deal with it nung medyo pumapasok na ako sa school. Tapos may isip na talaga ako. Only because during that time, it was hard enough to explain na wala yung tatay ko sa tabi ko. Kasi then hindi pa naman uso yung mga, hindi pa naman pinagmamalaki masyado yung mga broken marriages, diba? Or I guess it rarely happens, you know? I mean, I admire that you can laugh at it and no, make sorry. It. No, sorry. Kasi, I mean, you're right. I mean, diba? It was really now hard. People wear it like a badge. Yeah, it's not something, it's not also what I wanted for my family, no? But then kasi it's patago or you don't really, you're not as honest about it. So when I was growing up, tapos nung pumapasok na nga ako, parang all the other kids would have stories about their family vacation when we were vacationing. What my papa brought me. Yeah, ako talaga yung, okay, it's, kasi it's parang nahihirapan ako to explain na my dad doesn't stay with us. And it's not like hiyari na ako to say where he is, it's just that it's... Was it harder because you were studying at the international school? I thought it was easier. Only because everybody there comes from different walks of life, from different nationalities. Half of them are probably from broken families. Yeah. So they're probably experiencing the same thing that I was. It's just that we never really discussed it, you know. And they were just so open-minded about the whole thing. Okay. So I'm curious, no? Napag-usapan natin yung IS. What
What was life like studying in IS? Kasi kami, lumalaki kami, galit kami sa mga tiga-IS eh. Bakit? Inis na inis yung mga... Bakit yung mga naman? Yung mga earth-worse na yan. Yung mga disundo, you know. Ganon. Paano ba ang buhay ng tiga-IS? Kasi ako, mga kabarkada ko rin doon, mostly mga Pilipino rin eh. Mm-hmm. We really stick together. Ibig mo sabihin, may grupo-grupo rin sa international school. I don't want to say grupo-grupo, pero... Filipinos have this way of, you know, when you see each other, mm-hmm. you somehow gather in the canteen during mm-hmm. lunch break. Kahit nga sa Afghanistan, nakikita eh. Ganun ba yun? So, although madami rin kaming mga different friends from different nationalities, mm-hmm. Somehow, kasi lalo na ngayon, no, mm-hmm. tapos na yung pag-aaral namin, nakikita ko pa rin yung mga kabarkada kong mga Filipino, mga mm-hmm. classmates ko. We still stick together. Yeah. How did you manage to have a peaceful coexistence with your mother, Dulce Lukban, right? Mm-hmm. I mean, she respected actress, siga, and balita ako, mahigpit daw na nanay si Manang Dulce. During our growing up years, yeah, she was mm-hmm. very strict. She was a very typical conservative mom. Mm-hmm. Also because... Siguro yun rin ang kinalakihan niya because my lola was also very, very strict. Yeah, but going to IS creates you into a different iba personality. Pero iba pa rin. Siyempre, pag-uwi mo, mm-hmm. Nandun ka pa rin sa territory ng mom mo. So, bigla ka nagtatanggal ng makeup? Hindi naman. Actually, kasi ano nga eh, because siguro every day is a constant. Pinagsasabihan ka mm-hmm. and these are the wrong things to do, the right mm-hmm. things to do. Mm-hmm. So parang, in my mind, I kind of knew already, sige, these are my friends and I'll just stick with them. Mm-hmm. Pag may nakikita akong mali, hindi naman sa ginajudge ko yung ibang mm-hmm. schoolmates ko. Pero parang alam fame. Ko na, i-avoid ko na siya. Mm-hmm. Parang ganun. Okay. Now, you studied IS, I presume earth-worse ka. Bigla ka. Hindi ba English mo? Yeah, you do. Really, is that so? Okay. How did you end up doing Penthouse? How did you end up getting into itong mundo na to, ng mga celebrities? Showbiz. Obviously, dahil I come from a showbiz family. Totoo yung... Ako, in my case, totoo yung sinasabi nila na it runs in the blood. Really? Is there such a thing? I think there's such a thing. Because hindi ko naman talaga, like I said, hindi ko naman talaga na-witness from myself mm-hmm. napapanood yung dad ko, let's say, in his shootings. Mm-hmm. Or my mom then already kind of like retired because mm-hmm. she already got married. No? How many were you in the family, children? All in all, now we're four. Four, okay. Mm-hmm. So siguro, but ever since I was a little girl, gustong-gusto ko na talaga ma-experience yung being in front of the camera. I used to lock myself in the bathroom and mm-hmm. Pretend that I'm singing based in front on what? Of the mirror. Based on what? Because if you never saw your father... It's just hilig. Gusto ko lang talaga siya. Hilig mo lang talaga. Oh. So you started out as a singer. I used to join our choir in school. Mm-hmm. I was a very mahiyain little kid. Mm-hmm. Even in school, yung mga nakikita ko ngayon, mga kaklase ko, nagtataka sila. Pati yung mga teachers ko, nakikita ko parang, I never imagined, sabi nila, because I was very, very quiet. Mm-hmm. I only joined the choir because I know I would be one out of 50 or how many mm-hmm. students, and I was always behind. Mm-hmm. So I didn't mind joining it. Okay. But eventually, when I was already asked to record, which was the very first offer, again by Tito Soto. Mm-hmm. And my mom kind of agreed naman because I asked her. Mm-hmm. Na-excite na ako nun. Parang I saw it as a way to actually trying to live my dreams ever since I was a little okay. young. I'm jumping ahead of myself here mm-hmm. now. Because I've always believed that you were a good singer. One question I could never figure out was why it took you so long to break through the barrier. Was it a problem because morena ka? Because you're pretty. Okay. You could sing mm-hmm. like anybody. But parang there was always something stopping you or people weren't giving you the right breaks when you were young. I mean, yeah. now, excuse okay, me, you're now the boss, no? But when you were young, was it because
of image issues na, ay, hindi, morena kasi yan, or hindi to be foreigner ang dating, hindi pisay ang dating niya. I don't think it's more of the physical... Kasi alam mo, mahal kita dahil ikaw ang nagpauso ng kulay natin eh. Gano'n ba yun? Buti na lang. I don't think it's that. Siguro nung nag-uumpisa lang ako, mas mahirap lang dahil, mahirap naman talaga pag nag-uumpisa ka, di ba? Tapos then, madami na mga established na teenagers before me. So I really had to start slowly or siguro dahil... Did you have a manager? I started with Tito Soto and then ever since then, it was already my mom. Mm-hmm. Tapos siguro dahil hindi naman ako kinuha ng malaking, kunyari, movie production, hindi pa ako sanay dun sa mga PR na tinatawag nila or somebody who... will take care of me when it comes to promote you and get you to guests and all that stuff. So hindi ko pa, wala ako talaga nun totally. I'll have to stop asking questions and start reading dahil I would like you better if you ask in every song. Okay. Ochi of Laguna, may chance pa ba na magkabalikan kayo ni Martin now the <don't> you... First question pa lang na akin, Elvis na yun. Tinawanan mo na eh. Di tapos na. Sagot na. No? Okay. May boyfriend ka na ba ngayon? Last Father's Day, I heard that you gave Martin a gift. Yes. How did you know? Did it come out? Chef, every Father's Day naman meron. And vice versa, he also always remembers. He's been on the show and he's been repentant of what happened. He's taken, tinatanggap niya na siya may problema. But how has it been since that time? Very rough in the beginning. Mm-hmm. And it was a hard... Sinasabi ko nga syempre, my point of view, no? The female point of view, is when something like that happens to you, syempre you're very destroyed. Mm-hmm. And a lot of yourself is taken away from you. Like, ikaw mismo mawawala yung self-esteem mo, mawawala konti-konti yung respeto mo sa sarili. Is it because it happened to your family? To you yourself, you know, having lost your father and stuff like that. I guess so. At the back of your mind, although that's not the immediate reaction that you'll get, no, but maybe subconsciously, parang feeling mo, this is exactly what I didn't want to happen. Mm-hmm. Yeah. And yet it's something na hindi ko makontrol. You know, it's so parang you're panicking. You were a model couple for a long time. Maybe that's why, there was so much pressure there also. Mm-hmm. But because parang... everybody pictured us to be perfect. Mm-hmm. And we never really allowed them to see the little mistakes that we had or the little fights. So in a way, you also tried, you worked too hard at it. Kasi sometimes, mabuti nga yung magbatuhan ng sapatos ko minsan. Oh, not that I endorse it. It's a figure of speech. No? I'm just saying, plus,